Kapag may nangaroling sa bahay ninyo ngayong Pasko at sinabihan kayo na pwedeng mag-request, suggestion ko na hilingin ninyo yung pinakamatanda o pinakaunang kantang Pamasko. Tingnan natin kung alam nila. Alin bang kanta ang tinutukoy ko? Hindi yung Silent Night, hindi rin yung O Come All Ye Faithful, o Ang Pasko'y Sumapit. Alam niyo ho, nasa Bible din ang pangangaroling. Yun ang unang clue. Hindi choir ng mga tao, kundi koro ng mga anghel sa langit ang unang kumanta nitong orihinal na awit Pamasko. At isa pang clue, nasa gospel reading natin ngayong gabi. Anong sagot? Ang Gloria, luwalhati sa Diyos. Yan ang pinakamatanda at pinakaunang kantang Pamasko. At ang nangaruling ay mga angels sa langit. Hindi ko lang alam kung binigyan sila ng aginaldo ng Sagrada Pamilya. Mukhang hindi sila humihingi, sila ang nagbibigay. Hindi alam ng marami na sa Pilipinas, ang pag-awit natin ng Gloria sa Simbang Gabi sa panahon ng Adbiento ay walang permission sa Rome. Alam niyo ho, tumanggap tayo ng pahintulot, tinatawag nilang papal indult noong 1953 para makapagsimbang gabi na may Gloria. At binigyan ng extension noong 1961, pero good for 5 years lamang. Tapos na ho yun. Sa tradisyon ng simbahan, ang pagkanta ng unang Gloria ay dapat maghintay hanggang Paskong hating gabi. Dapat ito yung gabi na unang pagkakataon na kakantahin ang Gloria. Pero siyempre, kinanta na natin ang Gloria mula noong December 16 na magsimula ang Simbang Gabi. Di nyo ho ba napapansin sa social media, nababalitaan natin, meron na rin Simbang Gabi sa New Zealand, sa Australia, sa United States, sa Canada. Pero pansinin ninyo, yung suot ng pare, hindi siya white. At pansinin ninyo, walang Gloria, walang bulaklak, at ang kulay ng suot ng pari, violet. Kasi nga, sa ating liturgy, ay wala munang Gloria pag Adbiento. Novena Mass din ang simbang gabi nila sa Amerika ng mga Pilipino, pero hindi siya Novena Mass as it is being celebrated sa Pilipinas. Kasi yun sa atin ay novena in honor of the Blessed Mother. Kaya nakaputi ang pari at kumakanta ng Gloria. Sa kanila, bawal. Sa diwa ng penitensya ng Adbiento. Pero tulad ng maraming beses ko nang nasabi sa inyo, tayong mga Pilipino ay hindi makahintay sa Christmas. Kaya agad nating kinakanta ang Gloria. Ang Gloria, ang Latin niya ay Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Ang sa Tagalog, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan. Anong kasunod? Sa mga taong may mabuting kalooban. Ewan ko kung napansin na ninyo na sa bagong Tagalog version ng luwalhati o papuri, nagbago ng kaunti. Naging papuri sa Diyos sa kaitaasan
At sa lupay kapayapaan, ano yung bago? Sa mga taong kinalulugdan niya. Anong pagkakaiba? Doon sa lumang version, ang tinutukoy na may mabuting kalooban ay mga tao. Kaya binago kasi hindi accurate ang translation. Hindi ito kinuha sa Latin kasi yung mga taong may mabuting kalooban galing sa Latin version yan. Pero ang original ay Griego. At ang sinasabi niya ay kai epiges Irene en anthropois Eudokia, na ang literal na translation ay peace on earth, goodwill to people, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ibig sabihin, sa mga taong pinapakitaan ng Diyos ng mabuting kalooban. So, ang tinutukoy na may mabuting kalooban ay walang iba kundi ang Diyos. Nabanggit ko noong isang araw ng simbang gabi na mainit nga ngayon ang issue ng blessing. Mukha namang simulat sa pool, issue talaga natin kung pwede bang tumanggap ng basbas ang tao mula sa Diyos kung wala siya sa disposisyon ng mabuting kalooban. Para bang pinapalagay natin na hindi tayo pwedeng kalugdan ng Diyos kung hindi muna tayo magbago at magpakabuti? Ang haka-hakang ito ang pinabulaanan ng Pasko. Sabi nga ni St. Paul, pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin nang ialay ni Kristo ang buhay niya para sa atin habang tayo'y makasalanan pa. Hindi niya tayo binlisan dahil mabait tayo, kundi dahil kailangan natin ang kanyang biyaya habang tayo'y makasalanan pa. Merong isang kantang simbahan na ganoon din ang pinupunto. Ang sabi ng kanta, nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Hindi sinasabi ng kanta, nang nagpakabait ako at binago ko ang lahat sa buhay ko, noon ko palang natanggap si Jesus, aking Diyos. Ay hindi po, hindi nakasalalay sa ating kabutihan ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Hindi tayo minamahal ng Diyos dahil tayo'y mabuti. Hindi ho. Pero syempre, gusto ng Diyos na mabuti tayo. Baliktad ho, bumubuti tayo dahil sa kanyang pagmamahal. Bumubuti ang kalooban natin. At ito yung narinig natin sa ating second reading ngayong gabi. Sabi ni St. Paul, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. Ito, aniya, ang umaakay sa atin para talikuran ang likong pamumuhay at ang damdaming makalaman. At sinasabi pa niya, binigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at upang linisin para sa kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Di ho ba lagi kong sinasabi sa inyo na yung tao ay likas na mabuti? Walang taong likas na masama. Ang tao, bawat tao ay likas na mabuti dahil nilikha tayo sa hugis at wangis ng Diyos. Pero alam natin na kahit gaano kabuti ang kalooban ng tao, minsan napapasama din. Hindi niyo pa ba nararanasan ang sumama ng loob? Ayan ang kabaliktaran ng mabuting kalooban, ang masamang kalooban. At minsan, sumasama talaga ang loob natin.
Kapag tayo'y nasaktan, di ba? Kapag tayo pinagmalupitan, kapag ang taon nilait-lait, kapag niyurak ang dangal ng iyong pagkatao, sumasama ang kalooban. At di ba, madalas na magkaroon ng mga hidwaan, ng away, ng gulo, ng sakitan, ng alitan, at patayan, digmaan sa mundo kapag sumama ang loob ng taong may mabuting kalooban. Mabubuti ang kalooban natin, pero minsan sumasama. May kwento tungkol sa isang mag-asawang Amerikano, Amerikanong puti, na mababa ang tingin sa mga mukhang Arabo. Yung bang tipong, pag tipong Arabo, akala kaagad nila terorista. E meron silang anak na may kidney failure. Dinala sa ospital, nangangailangan ng kidney transplant. At habang nandun sila sa lobby ng ospital, at iniintay ang appointment ng doktor, appointment sa doktor ng bata, nakita nila yung anak nila na nakikipag-usap dun sa lalaking mukhang Arabo. Dali-dali nilang kinuha yung bata. At sa harapan pa mismo nung tao, sinabihan yung bata, "Don't talk to strangers." Abay, laking gulat nila nung lumabas ang doktor at pinakilala yung taong kinatatakutan nila na mukhang Arabo, na ito pala yung volunteer na nababanggit ng doktor sa kanila na handa raw mag-donate ng kidney para sa anak nila. Nilait-lait, yun pala siyang tutulong sa kanila. Minsan, ang mga ganitong sitwasyon, nakapagbabago ng pananaw sa tao. Alam na po ninyo na isa sa mga entry sa Metro Manila Film Festival ay ang pelikulang Gomburza. At kung meron ho kayong panahon, suggestion ko lang ho, sana lahat kayo mapanood ninyo. Dahil mararamdaman mo talaga ang halaga ng iyong pagka-Pilipino. At doon sa Gomburza, merong isang napakagandang eksena. Eksena ng pag-uusap ni na Padre Jose Burgos at nung matandang pare na si Padre Mariano Gomez sa loob ng bilangguan. Madilim yung setting. Liwanag lang ng kandila ang nasa lamisita sa loob ng kulungan. Nagdidilim na rin ang isip at damdamin ni Padre Jose Burgos. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Napakamalas yata talaga ng Pilipino." Yun ang himutok niya kay Padre Gomez, ang matanda. Bakit? Kasi namatay yung idol niya, teacher niya, na si Padre Pedro Pelayes dahil sa lindol. Gumuho ang Manila Cathedral at isa sa mga namatay ay ang teacher niyang si Pedro Pelayes. At ang liberal na gobernador general na akala nila ay kakampi nila ay mapapalitan na pala. At ang mga rebelding sundalo sa Cavite na nag-declare ng Cavite Mutiny, nagkamali lang pala sila. Akala nila, habang nagpipiesta sa Bacoor, Cavite, nang magputukan ng mga kwitis, akala nila hudyat na ng revolusyon. Ayun, wala sa panahon. Kaya ang sabi ni Father Burgos, "Father, napakamalas yata ng Pilipino. Bakit mamamatay tayo sa garote dahil lamang sa maling paratang, sa krimen na hindi naman natin ginawa?" At may sandali doon,
sasabihin ni Padre Gomez na matanda, pasensya ka na, Padre Pepe. Hindi ako naniniwala sa malas. Kung mamamatay tayo sa garote, ito'y may dahilan. At ito'y may kaugnayan sa kalooban ng Diyos para sa bayang Pilipinas. React ulit si Padre Burgos. Kalooban ng Diyos na mapatay tayo? Mapatay tayo ng walang katarungan? Ang sabi ni Padre Gomez, kung ang kamatayan natin ay magsisilbing mitsa na magpapasiklab sa liwanag at magtataboy sa kadiliman ng kaapihan ng mga Pilipino, hindi mawawalan ng saysay ang pagbubuwis ng buhay. At noon nagliwanag ang mukha ni Padre Burgos sa narinig niyang salita. Mga kapatid, ang Pasko ng pagsilang ng anak ng Diyos sa Belen ay liwanag na tumatanglaw sa gitna ng isang napakadilim na sandali sa kasaysayan ng bayang Israel. Ang unang tinanglawan ng liwanag na ito ay mga taong aba, mga pastol, mga dukha at aba sa lipunan na siyang unang tutugon sa mabuting balita na ihahatid ng manunubos na dumarating bilang kordero ng Diyos. Ang korderong nakabalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Isang munting siklab lang ng kagandahang loob. Sapat na ito para mapawi ang lahat ng sama ng loob. Para mawakasan na ang mga karahasan at para mapagningning sa kadiliman ang kaluwalhatian ng Diyos upang maihatid sa lupa ang kapayapaan sa mga taong lubos na kinalulugdan ng Diyos. Kaya luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos, sa mga taong tinanglawan ng liwanag ng kabutihang loob ng Diyos. At dahil dito'y nagiging mabuti rin ang kalooban ng sangkatauhan. Maligayang Pasko po sa inyo lahat.